Maayos na ang napinsalang pipeline sa Dinalupihan sa Bataan kung saan daang-daang bariles ng diesel ang tumagas. Pero ang lawak ng pinsalang dulot ng pagtagas ng krudo, inaalam pa. Nakatutok si Steve Dailisan. Ramdam na diesel na ang nasipsip mula sa tumagas na pipeline ng Philippine Coastal Storage and Pipeline Corporation o PCSPC. Pero hindi pa rin daw masabi kung gaano kalawak ang pinsalang aabuti ng Barangay San Pablo. Ang Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard gumawa na ng hiwalay na pagsusuri sa tubig. Meron din kaming water testing na gagawin every other day para sa kung nag-i-improve ba yung potability ng tubig. Kanina dumating na rin ang mga kinatawan ng Comtel Industrial Services. Bagamat inako nila pagkakasira sa pipeline sa kasagsagan ng paghukay nung nakarang linggo, di naman daw sadya ang pangyayari. Wala raw kasing caution mark na may pipeline sa ilalim ng lupa. We have no information about the pipeline. Pero matagal na raw po yung pipeline na naging... Ang problema, sir, we are not informed. At saka, at the same time, yung sa paghukay namin, yung katulad na ganyan, usually kasi pag mayroon kang nilagay doon sa ilalim ng lupa, para safe... Yan, mayroon kang caution tape na ilatag doon kasi hindi yan mabubulok sir eh. Handa naman daw silang sagutin ang lahat ng gastusi ng mga apektadong residente mula sa pagpapagamot sa mga nagkakasakit hanggang sa tulong pinansyal. Sasagutin din daw nila ang cleanup sa ilog at ang pinsala sa lupa. No problem about the damages dahil talaga namang nangyari ito, aksidente naman to. Ang Dinalupihan Water District gumawa muna ng pansamantalang linya ng tubig para may magamit ang mga residente. Ligtas daw itong inumin dahil sa kabilang barangay nakakonekta ang tubo. Malayo po sa kontaminadong ilog. Safe po ang tubig po. Libre po sa mga kababayan po natin sa Barangay San Pablo. May mga residente namang nangahas na kumolekta ng tumagas na krudo kahit binawalan na kahapon. Kasi baka mamaya yung kita po namin, mabili lang namin ng gamot. Kaya mas maganda na po yung nag-iingat. Kaysa pumapunta yan sa, ano, sa ilog. Pupunta lang sa malayong lugar yan, naabot pa po sa layak yan. Mas lalong maraming madadamay. So, pahintulutan na lang kayo na punin? Pumayag naman na po sila kasi nakakatulong din naman po sa amin yun. Kumikita po kasi kami dito eh. Tapos na raw ang pagkukumpune sa pipeline ng PCSPC pero isa sa ilalim pa raw sa testing para masiguro na maiiwasan na ang pagtagas ng petrolyo. Mas maghigpit din daw ang lokal na pamahalaan sa pag-issue ng permit sa mga maghukay sa daan. Mula sa Dinalupihan, Bataan, Steve Dailisan, Nakatuto, 24 Oras.